So, today we're gonna bake yung chocolate cake na binigay ko yung recipe sa inyo. So, ito yung Hershey's chocolate cake. Kasi, birthday nung kaibigan ni Bea ngayon. She asked me to bake cupcakes para dun sa friend niya. Kaya, yun ang gagawin natin ngayon. Okay, so, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin at yung procedure kung paano siya gawin. So, for our ingredients, yung sa dry ingredients, we need 1 3/4 cup ng all-purpose flour, 2 cups ng sugar, 3/4 cup ng Hershey's cocoa, 1 teaspoon ng salt, 1 1/2 teaspoons ng baking powder, and 1 1/2 teaspoons ng baking ingredients. We need 2 eggs, 1 cup of milk, 1/2 cup of vegetable oil, and 2 teaspoons of vanilla extract. And then mamaya lalagyan din natin siya ng 1 cup ng boiling water. Isa-set natin yung temperature ng oven natin to 350 degrees. Then sa bake. Before tayo magsimula, kasi kailangan mainit na yung oven natin by the time na matapos tayo na mag-mix ng ating mga ingredients para mailalagay na natin siya immediately sa oven. I have here a big mixing bowl. Pagsasama-samahin natin ngayon lahat ng mga dry ingredients natin. Una is the flour. This is 2 cups sugar. And the cocoa or the cocoa. Salt, teaspoon of salt, 1 1/2 teaspoons ng baking powder, and 1 1/2 teaspoons ng baking soda. So, hahaluin lang natin siya para ma-mix lahat. Mixin natin yung dry ingredients natin. So, i-add naman natin ngayon ang mga wet ingredients. So, unahin natin yung egg. That's 1 egg. Mas mainam kung ika-crack nyo yung egg din nyo sa isang bowl para ma-sure kayo na walang sumamang shell before nyo i-transfer doon sa inyong batter. Okay? 2 eggs. 1 cup of milk. 1/2 cup ng vegetable oil. 2 teaspoon ng vanilla. Okay, so gagamitan natin siya ngayon ng handheld na mixer. Okay, so i-mix natin siya at medium speed for 2 minutes. Ngayon medyo maingay kasi yung mixer ko kaya pagpasensyahan nyo na. Wet and dry mixture for 2 minutes using my handheld mixer. So, ang consistency niya ngayon is medyo malapot. Okay? Ngayon, it's time to add the boiling water. We need 1 cup of boiling water. I-stir in lang natin siya. So, ang magiging consistency ng ating batter is really thin. Malabnaw siya. Kung napansin nyo, ang ginamit ko is oil, hindi butter. Kasi, yun ang nagpapamoist doon sa cake. When you use butter or margarine sa cake, dry siya paglabas. So, the vegetable oil will make this really, really moist. Yan. So, well-mixed na itong ating mixture. Makita nyo, thin na ang consistency niya, unlike yung kanina na malapot. Ito, thin na siya. Kung thoroughly mixed na, pwede na natin siyang ilagay sa pan or
kung cupcakes ang gagawin, dun sa ating cupcake pan. Pagpapayan yung ating cupcake tins or cupcake pans at nilagyan ko na rin siya ng cupcake liner. Yan. So, bawat isa, lalagyan natin ng isang cupcake liner. And then, ready na tayo to fill it with the mixture natin. Pagkakasyahin natin sa 24 cupcakes. So, I'm filling up the last dun sa mga cupcake liners ko. Ready na siya ngayon i-bake. Ngayon, pwede rin na i-tap niyo siya twice or three times para yung mga bubbles niya ma-release para hindi butas-butas yung loob ng cupcake ninyo. Pwede na natin siya lagay. Lalagay na natin ngayon yung ating cupcake sa loob. We will bake this at 22 to 25 minutes or hanggang maluto yung cupcakes. Sa middle rack ng oven. Around 23 minutes. Ngayon, tinanggal ko na yung ating cake from the oven. Check natin siya ngayon kung luto na talaga. So, gagawin natin, kuha tayong toothpick, insert natin sa gitna ng cake. Pag wala nang sumama sa kanya, ibig sabihin luto yun. Ililipat naman natin yung ating mga cupcakes sa rack hanggang mag-cool completely siya. So, habang hinihintay natin na mag-cool siya, gagawin naman natin yung icing niya. So, habang hinihintay natin mag-cool down yung ating cupcakes, gagawin natin yung icing. Okay? So, for the icing, ang ingredients natin ay kalahating bar ng butter or half a cup of butter. So, kung dairy cream ang gagamitin yung kalahati nun, imi-melt natin siya. I've melted this in microwave for a few seconds, so kita nyo melted na siya. And then we need 3 cups of powdered sugar, 2/3 cup ng Hershey's cocoa, 1/3 cup ng milk, and a teaspoon of vanilla. So, ang una natin gagawin, yun nga, kaya yung sinabi ko, minelt natin yung butter and then i-add natin yung cocoa. Mix lang natin siya thoroughly. Yan. So, thoroughly mix na yung ating butter at saka cocoa. Ngayon naman, i-add natin yung powdered sugar at saka yung milk natin. So, alternate natin siya i-add dito sa mixture na to hanggang ma-achieve natin yung consistency na gusto natin. Ibibeat natin siya on medium speed habang ina-add natin yung sugar at saka yung natin ng milk. Sugar. Ibibeat. And then, yung milk. So, i-add lang natin siya alternate, sugar ulit, and then milk, hanggang maubos natin siya. At saka, makita natin yung tamang spreading consistency ng ating icing. Ngayon, kung sakaling medyo dry siya or kulang pa siya sa labnaw, pwedeng dagdagan nyo pa ng konting milk. Pero hanggang ma-achieve nyo lang yung gusto nyo na consistency niya, yung pwede nyo ilagay sa piping bag at yung icing. So, na-achieve ko na yung lapot na gusto ko para sa icing. Ngayon, ang susunod natin ilalagay is the vanilla. I-stir in lang natin siya. Turo ko sa iyo kung paano ilalagay yung icing natin sa piping bag. Okay, so ito yung piping bag natin. Tinayo ko siya sa isang glass. Pinold ko yung taas niya, 2 or 3 inches. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating icing sa loob. O, diba? Madali lang siya. Kung hindi kayang ilagay lahat in one go, pwede naman balikan mamaya or pag naubos na yung icing. And then,
tataas natin siya ulit. Tsaka natin lalagyan ng rubber band sa taas. Ready na tayo mag-decorate.